Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing Article 334 or concubinage. Under Article 334, concubinage is committed by any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in any other place. May tatlong elements upang maging liable sa crime na ito. First, man must be married. Yung lalaking offender ay dapat kasal na or kasal pa nung nangyari yung krimen. Second, he committed any of the following acts. First, keeping a mistress in the conjugal dwelling. Conjugal dwelling po ay yung bahay ng mag-asawa. Example nitong una, yung asawang babae nagtatrabaho sa abroad. Tapos itong asawang lalaki naman nag-uwi at pinatira sa bahay nila yung kabit o kalaguyo niya. Hindi po requirement na may sexual intercourse dito sa una. Ang mahalaga, pinatira niya yung kabit o kalaguyo niya sa conjugal dwelling nila. Second, having sexual intercourse under scandalous circumstances with woman who is not his wife. Dito sa pangalawa, yung offenders ay ipapakalandakan nila sa publiko yung illicit relationship nila. Example, yung lalaki pag may mga gatherings, instead na yung asawa niya ang kasama niya, yung kabit o kalaguyo ang isasama at sinasabi niya sa iba na siya yung asawa at trinatrato niya ito na parang asawa din. Take note, they do it privately and openly. Parang nagbibigay sila ng bad example sa community or society. Third, cohabiting with her in any other place. To cohabit means to live together as husband and wife. Hindi requirement dito na scandalous yung relationship nila at nagagawa itong pangatlo the mere fact na tumira sila sa iisang bahay as husband and wife. Third element, as regards the woman, she must know him to be married. Same concept sa adultery. Pag hindi alam ng babae na kasal na pala yung lalaki, wala siyang liability. So, sino naman ang liable dito? Una, married man. And second, woman, provided alam niyang kasal yung lalaki. Kung kakasuhan sila, sila po pareho ang makakasuhan. Hindi pwedeng yung babae lang o yung lalaki. Unless yung babae ay hindi niya alam na married yung lalaki. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.